Reading from Psalm 96. O sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord, bless his name, show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Give unto the Lord, O ye kindred of people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before him all the earth. Say among the heathen that the Lord reigneth, the world also shall be established, that it shall not be moved. He shall judge the people righteously. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the field be joyful, and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, and the people with his truth. May the Lord bless the reading of his word. Tayo pong lahat ay manalangin. Turay nga, O Diyos, ang iyong katapatan sa iyong mga anak. At ngayong gabi, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat minsan pa ay punan mo, Panginoon Diyos, sa aming espiritual na pangangailangan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya sapagkat sa gabing ito, mahayag ang iyong salita at matuto kami, Panginoon, sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang maghahatid ng iyong salita sa gabing ito. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na magpatuloy ang iyong paggamit sa bawat isa sa kalalago ng iyong gawain. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat marami kang bagay na kamangha-manghang ginawa sa buhay ng bawat isa. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, ay magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral ng iyong salita upang sa ganun ay higit ka namin makilala. Muli, Panginoon Diyos, ang papuri at pasalamat ay sa iyo lamang. At ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you.
Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid natin, saan ma kayong dako ng Pilipinas at ng buong mundo, sana ay kapisan ninyo ang banal na Espiritu. Ngayong gabi po, bago tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin na kami, Panginoon, ay makapag-aral ng inyong salita. Panginoon, sa amin pong prayer meeting ngayong gabi, kayo po ang manguna, bigyan po ninyo ng karunungan ang inyong abang lingkod. Ganun din, Panginoon, ang inyong mga anak na nakikinig. Tulungan po ninyong maunawaan namin ang aming pag-aaralan gamit ang inyong salita. Kaya, Panginoon, pagtibayin po ninyo ang aming puso't isipan as we approach our 45th church anniversary dito po sa First Baptist Church of Pildira, kasama ng lahat ng mga naglingkod noon at hanggang ngayon, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpuspos sa amin ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us open our Bibles in Proverbs chapter 7 verses 1 to 3. Sabi ng Bible, "My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart." So, dito po sa salita ng Diyos ay makikita natin ang mga words of wisdom ng isang ama sa kanyang anak. Ang sinasabi niya dito ay upang mapagtibay ang puso at isipan ng isang tao ay dapat na pumasok ang mga kautusan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon sa kanyang puso't isipan. So, ang title ng ating prayer meeting message ngayong gabi ay A Fortified Heart and Mind. The Bible explains to us the importance of our heart and our mind. Ang lahat po ng bagay, desire, at yung kaisipan natin ay nagsisimula po lahat sa puso't isipan natin. The best position to fight the battle against our enemy is by kneeling down before our commander, which is the Lord Jesus Christ. Tanong ko lang ngayong gabi, kapatid. What captures your heart? What occupies your heart most of the time? Or who owns your heart? The way to a man's heart is through his stomach, we hear people say. But I say that the way to a person's heart is also through his thoughts, through his mind. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 2:5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Paul said that we need to have a mind like that of Christ. Kailangan ang ating kaisipan ay nakapattern sa kaisipan ng Panginoong Jesus. Ang puso ba natin ay na-offer ba natin sa altar of sacrifice? Pag nagsisimba po tayo sa Panginoon, kahit sa panalangin natin sa Panginoon, hinahanap ng Panginoon ang laman ng ating puso't isipan. A true worshiper must worship God in spirit and in truth. Sabi nga sa atin ng Biblia na dapat pag tayo ay magsamba ay totoong pagsamba. Hindi yung outward na pakitang tao na pagsamba, na ang kalooban pala ay taliwas sa pinapakita ng labas na anyo. So marami po ngayon yan sa mundo. Lahat ng tao ay merong sinasamba
Pero ang tanong, gaano ba katotoo yung sinasamba? Of course, unang-una sa lahat, dapat totoong Diyos ang sinasamba. Pangalawa, kung totoong Diyos yung sinasamba, dapat totoo ang kanyang pagsamba sa Diyos. Worshiping the Lord, not out of duty or obligation, but out of the heart that is willing to worship the Lord. Sabi ng Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So hinahanap ng Panginoon ang buong katawan, buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, buong espiritu ng tao pagdating sa pagsamba sa Diyos. Hindi po dapat nahahati ang ating atensyon sa ibang bagay na may kahati ang Diyos. God deserves a worship that is whole and sincere. Sa verse 2, sabi dito, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagsamba. Ang ating puso at isipan dapat ay katanggap-tanggap sa Diyos. We need to be very careful when we approach the throne of God. Ito po yung idea noon sa Old Testament when they go to the tabernacle and then later on sa temple. They were very careful when they approach the holy place. Hindi po basta-basta makapasok yung tao. Dapat ang tao ay na-prepare ang kanyang puso't isipan. Because God demands a worship that is whole and holy. When we worship God, God looks at our heart. Tinitingnan ng Diyos yung ating puso. God wants our total surrender to Him, not partial surrender. Noong mga panahon ng World War I at World War II, hindi po madideclare na tapos na yung war o yung gera kapag hindi po nag-surrender yung kabilang side. Dapat po ay i-lay down niya ang kanyang espada para masabing tapos na ang gera, tapos na yung war. Sa atin po, nung tayo ay hindi pa anak ng Diyos, we were enemies with God. At ngayon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, we now became the children of God, and now God demands that we surrender our old nature para merong kapayapaan sa gitna ng dalawang party. Napakahirap magsamba sa Diyos habang hindi mo pa nasusurrender ang lahat ng iyong puso at isipan. If you want to have a fortified heart and mind, you need to surrender to God everything. Deuteronomy 6:5-6, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa New Testament na the most important commandment. One time, merong nagtanong sa kanya, what is the most important commandment? Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus. He quoted directly from the Old Testament, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Hindi po partial. All. All means all. Sabi dito, not only that we need to love God with all our heart, but He commanded us to keep this commandment inside our heart. Dapat bit-bit po natin ito sa ating puso at isipan all the time. That we worship a living God, and the God that we worship demands all of our being when worshiping Him. So number one, for us to have a fortified heart and mind, number one, we need to have a seeking heart.
We need to be a people who seeks the truth about the Word of God. Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? We want to please God, therefore, we need to know what He wants us to do. A true worshiper will search for God with all of his heart. Jeremiah 29:13, and ye shall seek me and find me when ye shall search me with all your heart. Bakit maraming tao hindi nila matagpuan ang Diyos? Because they're not seeking the Lord. The Lord is near to us. Pero kailangang hanapin mo ang katotohanan. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang kanyang kagustuhan. Hanapin mo ang totoong katuruan. Many people, they don't find the truth because they're lazy in searching for God. Maraming tao tamad maghanap sa Diyos, and then later on sabi nila wala nang Diyos because they don't seek Him with all of their heart. Ang Diyos po ay handang tumugon sa panalangin, sa tawag ng taong naghahanap sa Kanya, lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Kaya wala pong taong mapupunta ng impyerno na magsasabi na hindi kasi ang Diyos naganap sa akin. Ang Diyos po nandyan siya palagi. Dapat nararamdaman ng tao ang kabutihan ng Diyos sa buhay na binigay sa Kanya, sa lahat ng pagpapala na natatanggap niya. Pinapaulan ng Diyos sa believer at sa non-believer. Pareho silang tumatamasa ng kabutihan ng Diyos. The creation of the Lord is already a great manifestation of His goodness. Not only that, a seeking heart should search for God with all of heart, but also in Proverbs 3:5, it says here, a seeking heart is a humble heart. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. How many times do we fail because we don't humble our heart and seek God's mind and will, and we lean in our own understanding? Kapag tayo po ay nakasandal lang sa ating sariling wisdom, sa ating sariling kaisipan, sa ating kaalaman, at hindi tayo nagpakumbaba para malaman natin ang kaisipan ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, tayo po ay magiging failure. That is why the Lord gave us the Bible, para ito po yung ating magiging gabay sa ating pamumuhay Kristiyano. God wants us to have a heart that is willing to find Him. After finding the will of God, His will must be binded permanently and will serve as our compass for our spiritual direction. Imagine kung nakasakay ka sa isang barko na walang direction. Nakasakay ka sa isang sasakyan na walang direction. Walang compass. Hindi mo alam kung saan pupunta. Ganyan po ang buhay ng isang Kristiyano na hindi nakasandal sa kalooban ng Diyos at nakasandal sa kanyang sariling kaisipan. Proverbs chapter 7 verses 1 to 3, my son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Sabi ng Proverbs, dito sa Proverbs 7, verses 1 to 3, kailangan na hanapin mo ang aking commandment at ingatan mo ito at mamuhay ka na ito ay napakahalaga sa iyong paningin. Apple of thine eye. Ibig sabihin ay napakahalaga nito, ayaw mong matanggal ang mata mo. At sabi pa dito, itali mo sa inyong mga daliri at iukit mo sa iyong puso. Grabe yung habilin sa atin ng salita ng Diyos pagdating sa pag-iingat ng kanyang mga salita. Tama naman yung sabi ni King David, na sabi niya ang salita ng Diyos ay itatago niya sa kanyang puso para hindi siya magkasala.
At ang sabi nga niya, na kung makalimutan niya ang salita ng Diyos, ay makakalimutan din niya ang tagubilin ng Diyos sa kanya. The Bible tells us to keep His Word in our hearts. The Bible also tells us to renew our mind because we are still in the flesh. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Huwag po tayong umasa sa sarili nating kaisipan, sarili nating alam. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Kailangan na mabago yung ating kaisipan. Pag sinabing renew, nakaka-relate tayo dito. Halimbawa, meron tayong mga licenses that we need to renew. Sometimes merong yearly, yung driver's license ngayon, 10 years na, merong 5 years. If you don't renew that, then that is no longer viable. It's no longer valid. Ngayon, ang tanong, how often do we renew our mind? 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Daily, araw-araw po ang pagre-renew ng ating inward man. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, pag nakalimutan natin gawin yon, then, because our heart is still, pwede pang mahulog sa temptation at pwede magkasala, dapat araw-araw nating i-renew yung ating puso't isipan gamit ang salita ng Diyos. Renewing our mind on a daily basis. So, we need to have a seeking heart. And then, number two, we need to have a thankful heart. A thankful heart is a fortified heart. When was the last time na nagpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng mga natanggap mo sa Kanya? Ngayong panahon natin, no, medyo nakakalimutan ng mga new generation yung magpasalamat. Minsan, i-remind pa natin yung mga anak natin, mga pamangkin natin. Oh, what will you say? Oh, say thank you. Nire-remind natin yung mga bata kasi nakakalimot sila. Pero pagdating po sa atin bilang Kristiyano, how often do we have a thankful heart? Whatever your lot in life is, always be thankful. Minsan, maulan yung panahon sa isang lugar, ang mga tao nagre-reklamo, they're complaining, oh sana, huwag umulan dito, sana may araw. While on the other hand, sa kabilang lugar, nagre-reklamo yung mga tao, oh bakit ba napakainit dito, sana umulan. Walang kalalagyan yung Panginoon, ano? Why not just give thanks to the Lord? Kahit ano pa man yun. Always be thankful. The Bible covers all the areas of our worship toward God. Even when praising Him, when offering Him something, God requires a thankful heart. 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Huwag kang magbigay ng offering ng tithes at na kung ano pa man, sacrificial giving na merong pag-iimbot, merong pagre-reklamo. Or out of necessity, ibibigay ko to kahit dahil kailangan eh. No, you give that because you love God and you are thankful for what He gave you. So, a thankful heart is a fortified heart. Pag yung puso mo ay palaging nagpapasalamat, mas less yung complain mo. Alam mo kung bakit? Dahil alam mo na ang lahat ng bagay na tinatamasa mo, hindi naman yan galing sa iyo. Galing yan sa Diyos. Amen? So number three, a satisfied heart is the result of a thankful heart. Connected po ito. We need to learn from Job. When we talk about gratefulness and thankfulness,
that in spite of the circumstances in his life, alam po natin yung story ng buhay ni Job. After hearing the bad news after bad news, he lifted up his hands to praise God. Sabi ng anak ng Diyos na si Job, purihin, purihin ang Panginoon. He was never complaining dahil sa circumstance. Minsan, compared to Job, napaka-reklamador natin, ano? Konting bagay lang, konting hirap. Sabi dito, a heart that is not satisfied will always complain, and a complaining heart will never be thankful. Totoo po yan. We hear people say God is good all the time, but do we give thanks to Him all the time? Baka naman, we only remember to give thanks to Him when everything is going fine. Pero pag nagkaroon ng problema, we tend to complain instead of giving thanks to Him. Proverbs 27:20, hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. There is no end for the fleshly desire of a human heart. Ngayong araw, meron siyang isang bagay, bukas makalawa. Meron naman siyang gustong bago. Never contented. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 11, but godliness with contentment is great gain. Contento ka kung anong binigay ng Diyos sa iyo. For we brought nothing into this world, and it is certain we cannot carry nothing out. Bakit ba tayo nagre-reklamo ng wala sa atin gayong hindi naman natin madadala yan sa kabilang buhay? And verse 8, and having food and raiment, let us therewith be content. Sabi nga ng iba, basta ako makakain lang ako ng 3 beses isang araw. Minsan nga, 5 beses pa sa isang araw. Minsan may pa-midnight snack pa. In verse 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Yung iba po, naghahangad na maging mayaman. It's because of covetousness. They want a lot of stuff, and they tend to forget about God. In verse 10, for the love of money is the root of all evil. Hindi sinasabi na ang money ay evil. Sinasabi dito, the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith, and they pierced themselves through with many sorrows. Kaya yung iba, kahit hindi na magsamba sa Diyos, maghanap ng pera, kahit linggo, they will sacrifice their worship because of the love of money. In verse 11, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Mahirap po sundin ito yung sinasabi ng verse 11 kung hindi ka marunong makontento at masatisfy sa kung anong binigay ng Diyos. You cannot become a righteous person na sumusunod sa Diyos dahil meron kang ina-after na ibang bagay. You cannot have the godliness dahil kahit mali gagawin mo para magkaroon ka lang ng mga material na bagay. You cannot be faithful if you have other master. You cannot love the Lord with all your heart if you love money more than Him. You can't be patient and you cannot have meekness. Dahil ang taong hindi makontento, meron siyang desire na maging boastful. Not content of what he or she have. Salamat sa Diyos at tayo po ay kontento tayo sa kung anong binigay ng Diyos. Dahil alam naman natin na hindi po priority ang material na bagay sa ating buhay espiritual. Ang mahalaga po ay inuuna natin ang Panginoon. Sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 12:34, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak of good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Minsan po, kung ano yung lumalabas sa bibig, yun po ay manifestation dahil yun po yung laman ng puso. It just overflows through words. Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan po natin, guardyahan po natin yung ating puso dahil
Sa ating puso po nagaganap ang mga desisyon. Sa puso po natin nagaganap ang mga maling pangunawa. Sa puso po natin nagaganap ang maling bagay na hindi natin dapat binibigyan ng pansin. Sabi dito, with all diligence. Sabi, keep thy heart. Guard your heart. Bantayan mo ang puso mo. Sabi nga ng Proverbs 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ingatan po natin dahil madaya ang puso. Maraming tao nadadaya ng kanilang sariling puso. Hindi sila naging maingat. Kaya po tayo, maging maingat tayo mga kapatid. Bakit? Dahil pwede tayong dayain ang sarili nating puso. Ang pusong pwede nating pagkatiwalaan ay ang puso ng Panginoong Jesus. Minsan, mabilis po tayong mag-criticize sa mga kamalian ng mga kapwa nating mananampalataya. Pero hindi natin tinitingnan ang sarili nating puso. Dapat bago natin ma-analyze yung puso ng iba, tingnan natin at i-evaluate natin ang ating sariling puso't isipan. Baka meron dyan sumasagabal sa ating buhay Kristiyano. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng tao at siya lang ang nakakaunawa ng ating mga kaisipan at ng ating kaluluwa. Marapat lamang na ang ating sinasabi at ang ating action, ang ating attitude, dapat ay maging maingat po tayo sa kapwa nating mga Kristiyano, kahit sa mga hindi Kristiyano, because we have a testimony that we are carrying the name of the Lord. We represent Him. We are His ambassadors. Ang sabi dito sa Ezekiel 11:19, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. Yung mga Israelites noon, nakalimutan nila ang Diyos, naging pusong bato sila, hindi na nila nararamdaman ang tamang kaisipan, ang tamang pangunawa, ang tamang desire, ang pagbalik loob, pagsamba sa Diyos. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, bibigyan ko sila ng tunay na puso, hindi yung batong puso na meron sila, para matuto silang magsamba sa akin, matuto silang sumunod sa akin. Mahirap po pag magkaroon ng pusong bato. Pag sinabing pusong bato, hindi sensitibo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ating pong panalangin ay sana bantayan ng Diyos ang ating puso. Ang respeto, ang pagsamba sa Diyos, ang pagiging kagaya ni Kristo Jesus sa ibang tao, ang merong kapayapaan sa loob ng ating puso at isipan sa pamamagitan ng matinong kaisipan, mabuting mga gawa, at tamang pagsasalita. At ito po ay bumubuhos sa ating buhay araw-araw. Ang ating puso't isipan ay alam po ng Panginoon. Dapat ay maging maingat tayo sa pananalita, maingat tayo sa pag-criticize sa iba, at ang mga behavior natin na hindi kaaya-aya, at ang mga lifestyle natin na hindi makatarungan sa harap ng Diyos, na sinasabi ng Panginoon ay iwasan natin, ang ating puso ay pwedeng makurap, at dito po nanggagaling ang mga masamang kaisipan. Kaya dapat magkaroon tayo ng puso kagaya ng puso ng Panginoong Jesus. Ang ating pong buhay Kristiyano bilang tao ay dapat nakafocus yung ating kaisipan, ang ating puso sa pagpapakita kung ano man ang meron sa karakter ng Panginoong Jesus natin.
gaano ba ka halaga ang pag-examine ng sarili nating puso? How do we scrutinize our inner thoughts? Sa pamamagitan ng parang salamin na pagtingin natin sa salita ng Diyos, nare-reflect po ang ating intentions, ang ating kaisipan. Ang salita ng Diyos po ay makatotohanan na parang salamin. At ito po ay tinitingnan natin ng maigi, nagiging maingat tayo, kagaya ng pagtingin natin sa Biblia, kagaya ng pagtingin natin sa salamin. The more we get closer to the light, to the Word of God, the more that we can see our imperfection. And by the reflection of Christ, we are able to identify our flaws. Madali po natin makita yung ating kamalian pag i-compare natin yung ating sarili sa puso ng Panginoong Hesus. Huwag natin i-compare yung ating sarili sa ibang Kristiyano. Meron po silang kamalian, meron din po tayo. We tend to compare ourselves to others. Why not compare yourself to Christ? And you will see there's still something to work upon. Meron pa, hindi pa tapos. Ang sabi nga ng isang kanta ng mga bata, He's still working in me. We are not yet finished. Let us pray ngayong gabi. Blessed Lord, Father, thank you for the wonderful truth that we have read from your word. I pray, Father, that we keep our heart and eyes fixed upon the Lord Jesus Christ and to search the scriptures daily para ma-fortify po yung aming puso't isipan. Lord, I pray that our life be a mirror image of Jesus Christ, that we may only say things that He has taught us in His Word and only do those things that honor Him, so that His grace, His love, His care be seen in us and will flow to others. Fortify our hearts, O God, and bless this message that we have studied for today. May you give us a sensitive heart so we'd be mindful of others. May we examine our hearts and be quick to conform to the mind of Christ. In Jesus' name, we pray. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Fortify your heart and your mind using God's Word. God bless. Mark 12:41-44. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all that they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Tayo pong lahat ay manalangin sa gawain ng pagbibigay, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng mahanap buhay, mga negosyo, Panginoon Diyos, kung saan ang mapagkukunan namin, Panginoon,
ng aming mga pangangailangan sa araw-araw ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng kalakasan upang magampanan ang mga bagay nito. At ganoon din, Panginoon Diyos, salamat sapagkat kami ay ginagawa mo at ginagamit mong daluyan ng iyong pagkupala. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang aming mga tithes and offerings na ito ay patuloy namin, Panginoon Diyos, maibigay sa iyo sapagkat ito ang nararapat. Salamat sapagkat ang mga salaping ito na nalilikom ay patuloy na magamit, maabot ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas at mga nabubulag sa kadiliman, Panginoon Diyos, ay mailapit sa iyong paanan at maihayag ang iyong dakilang kaligtasan. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga biyayang binibigay mo. At tulungan mo kami, Panginoon Diyos, mapalago ang mga bagay nito. At lahat ng ito ay aming samot na langin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
muli, Panginoon Diyos, salamat sapagkat muli na ihayag ang iyong salita. Salamat sa naghatid ng iyong salita sa gabing ito. Pagpalain mo po siya at patuloy mo pa siyang gamitin sa iyong gawain upang mahihiyag at matuto, Panginoon Diyos, ang bawat mananampalataya sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat ang aming spiritual na pangailangan ay patuloy mo, Panginoon Diyos, dinutugunan ang aming pangailangan. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang bawat isa ay magpatuloy di lamang sa prayer meeting nito, subalit magpatuloy sa aming mga kani-kanilang tahanan na mag-aral lang iyong salita upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay higit na mapalapit kami sa iyo at makilala ka namin. Salamat po sa gabing ito, ang lahat na nakinig, ang tune-in, Panginoon Diyos, sa gawain ng prayer meeting, ay bigyan mo, Panginoon Diyos, ng iyong patuloy na pagpapala at biyaya. Muli, Panginoon Diyos, maraming salamat po sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay kami, Panginoon Diyos, ay pinupuri ka namin at higit ay pinasasalamatan ka namin, Panginoon Diyos. Marami kang bagay na gagawin pa sa buhay namin, Panginoon Diyos. At ang dalangin namin na ang bawat isa ay magpagamit sa iyong gawain upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.